Guys, welcome back ulit sa channel natin. Bale, ito namang isang motor. Gagawin natin ay ating i-overhaul yung carburetor. Ayan, inuunahan ng i-overhaul ni Uno. Pero before natin i-overhaul to, tatanggalin muna natin play rings. Hindi kasi kagaya ito ng isang motor na ano, yung play rings, wala na siyang play rings. Ito kasi may mga play rings. Ayan, gaya nito. Ayan, sasabit niya. Kaya yung ating carburetor ay para matanggal natin. Ayan, overhaul natin tong carburetor niya kasi ayan, meron ng leak ng gasolina. Indikasyon na nagli-leak na siya. Ayan. Ayan, yung indikasyon ay nagli-leak. Ayan. Gasolina yan na baga dyan napunta. Tapos ito naman kasi air cleaner. Iba na yung air cleaner niya, hindi na yung stock. Napalitan ko na kasi siya. Tapos, yun lang. Overhaul muna natin. Tapos, pagka ganun, check na rin natin yung stator. Kasi isa rin yung sa indication kung ba't minsan namamalya yung ating pero tingin ko hindi naman stator kasi may kuryente naman siya kahit pag kinikiker. Kaya ito lang talaga nangyari na under tayo tapos ala nyo pupugak-pugak yung ano yung takbo ng motor. And ito yung kanyang ano filter, kita nyo naman doon sa filter may gasolina siya kaya sabihin, napunta siya doon sa ating carburetor. Tanggalin muna natin yung supply ng gasolina papunta sa carburetor. Yan, tapos. Yan, pasakan natin ng kahit screwdriver para wag lang tumulo yung gasolina palabas or tumakas. Ayan, tanggalin na muna natin yung sa kable or yung sa throttle. Ayan, talagang i-overhaul na siya. Kita nyo guys doon sa spring. Oh. Ayan, titignan natin kung may bara yung kanya mga jet. Tapos, tanggalin natin to dito sa kanyang manifold. Tapos sa pagtanggal nito, gamit lang kayo number 8 na kahit yung close range lang. Pero mas maganda nagamit yung close range para hindi na lolostrid yung ulo ng ating mga tornilyo kaysa do sa katala kasi minsan syempre yung katala luwag tapos syempre pinipilit natin kailangan mga close range para saktuhan do sa ating nut or sa tornilyo. Yun yung mali sa atin pagka tayo nagbubukas minsan gamit ng katala ayan na bibilog yung dulo ng nut. Ayan, nakalas nyo na yung carburetor. Kailangan meron kayong ganito. Doon nyo linisin para lahat ng mga parts. Dito nyo na rin ilalagay. Kasi linisin nyo na yan ng kahit gasolina. Para lang yung mga jet, yung baradong jet, matanggal yung bara. Tapos, kasi yun yung nangyayari pagka halimbawa matagal yung hindi ginamit. Meron siya mga gasolinang natutuyo or napapanis. Yun yung nangyayari sa carburetor. Tapos, kailangan nyo rin ng brush. Or kahit toothbrush na ganito. Para yung mismo kaliit-liitan or kasulok-sulokan ng mga jet. Mabuhay nyo or matanggal nyo yung mga bara. Tanggalin ko muna yung air cleaner. Para hindi tayo mahirapan. Yan. Kita nyo kung gaano kadumi na yung ating carburetor. Dito pa lang sa kanyang ano, throttle. Or dito sa labasan ng hangin niya. Ayan, kung makikita nyo, yan. Puro siya, ano na. Mga nato yung gasolina. Tapos, tatanggalin naman natin itong ilalim. Diyan na andyan yung kanyang float. Yung float, purpose nun, para hindi mag-overflow yung ating gasolina. Kasi syempre, di ba sa tangke, dire-diretso lang or mataas yung tangke natin. Dire-diretso lang siya. Hindi naman ito kagaya ng mga four wheels. Meron mga, may float din yung sa four wheels. Kaso syempre, sa motor, kaya mas mataas yung tangke niya. Hindi gaya ng sa mga four wheels, may mga fuel pump yun. Ito, wala naman yung mga motor. Walang fuel pump ang motor. Basta, asa lang siya sa gravity or yung patak ng gasolina. Ayan, natanggal na natin yung apat na screw dito. Yun yung naghahawak dito para paghiwalay natin yung ano yung ating carburetor. Basta lahat guys
nung matatanggal nyo, ulitin mo yung maliliit na parts. Dito nyo lang ilalagay para hindi siya mawala. Ayan. Ito yung kanyang float, guys. Ayan. Ito yung sinasabing float. Once na yan eh, nakababanggan yan, si gasolina natin, dire-diretso yung bagsak. Pero pagka napuno na ito, ayan, aangat itong float. Ang mangyayari sa kanya, titigil yung pagpasok ng gasolina dito sa carburetor. Yeah, ito yung limit magbara, guys, yan. Yan yung lilinisin natin, yung mga jet na yan. Yan. Gado sa kaloob-looban. Yan. Para yung daloy ng gasolina. Kasi, ang trabaho kasi itong carburetor, siya yung, hindi siya yung, kumbaga, para yung gasolina, masunog nung ayos doon sa manifold, ibinubuga niya pinong-pino yung gasolina, papunta dito, para, kumbaga, siya na rin tumutulong na sumunog doon sa gasolina. Yan, guys. Tapos, isa pang masasuggest ko sa inyo, halimbawa, hindi niyo naman alam kung paano magkalas ng gantong carburetor, or first time nyo lang makapagkalas, halimbawa, gawin nyo, videohan nyo para nang sa ganun, pagbababalik, alam nyo kung saan nyo kinalas yung bawat isang ganito. Yung bawat pyesa ng carburetor, kung paano ba siya nakalagay, tsaka kung paano siya ibabalik. So, yung mangyayari nun, pe-play nyo lang ulit yung video nya. Iuulit nyo natin, kung halimbawa, nalimutan nyo kung saan nakakabit yung parts na yun. Yan, linisin lang natin siya sa gasolina. Ito, tatanggalin na rin natin. Dito, guys, tinitimpla yung minor. Dito sa dalawang to. Yan yung hangin. Ayan. Ito yung timplahan ng minor, guys. Pagka halimbawa, may bilang din kasi yung ikot nyan eh. Pagka ibabalik natin. Ayan. Ito yung sa hangin, guys. Sa pagkayan inapatodo natin, hindi rin para mabuhay yung ating motor. Kasi yung hangin. Kasi pre, kailangan din naman ng hangin ng ating carburetor. Kaya nilinis ko muna yung labas nga pala before natin tanggalin yung mga yun. Kasi para pagka naglinis na tayo ng loob, hindi na siya papasok yung dumi dito doon sa mga butas. Yan, after nating malinis to, lahat yan. Hindi ko natin hanggal yung float niya kasi okay naman. Nalang mga jet ang akin nilinis. Yan. After nyo, pupunasan nyo siya ng ito yung basahan para matanggal yung mga
Piaglinisan natin yung mga dumi-dumi pa. Kasi yung, ayun, yung mga sa gasolina yan, titigas yun. Yun, titigas yun eh. Yan, binari ko na muna yung holder nung kanyang throttle or nung ano. Ayan. Yan, yung choke niya. Ito yung holder ng choke na. Dito nakakabit yung kable nung kanyang choke. Yan, binari ko na muna. Kasi okay na naman siya. Malinis na rin. Tapos, yung mga jet. Ganito, babrasin nyo lang. Kailangan wala din bare yung mga jet na yan sa pinaka-loob-loob niya. Mas maganda, matutusok nyo siya ng karayom or hihipad nyo. Yan, pag may bara kasi itong mga jet na to, magmamalfunction yung ating carburetor. Yan, lalagay ko na siya. Basta pagkatapos nyo dinisin, pwede nyo siya ibalik. Tsaka yung isang jet, yung primary, kasi dalawa yun eh, yung primary tsaka secondary jet. Yan, make sure nyo yung butas ng ating jet, ayan, wala siyang bara talaga. Yan, pag natuyan yung gasolina yun, nangyari doon, yun, nagmamalfunction yung ating carburetor. Yung kasi yung trabaho niyan eh, yung baga gawin parang kala mo hangin na yung gasolina, pinong-pino. Yan. Yan, pagkatapos nung jet natin, ito naman sa ating adjusta nung hangin. Yan. Pares yan may spring guys ha, yung isa nasa loob lang. Kaya yung tatandaan niya may spring yan. And guys, ito, hindi ko, huwag mo muna siyang iseset ng ano, mamaya natin iseset siya pagka buhay na yung makina kasi doon natin titimplahin yung minor niya. Yan, ito naman isang side ng ating carburetor yung ating lilinisin. Yan, tatanggalin natin ito, tapos ito, yan, dito kasi nagsisimula yung gasolina. Pwedeng may bara din dito kasi ito, filter din halos. Yan, kakalasin ko na rin to para malinis na rin natin loob niya. Yan, kiniras ko no. Minsan kasi, kaya nilalagyan ko siyang filter dito pa lang sa hose niya. Minsan, ang daming bara dito or daming dumi. Yan, ganyan. Kasi yung minsan, nanggagaling yan doon sa tangke natin. Lalo na pagka luma na yung tangke, may mga kalawang yun. Yun, iwasan natin pumasok ng carburetor or dumiretso sa carburetor yun. Kasi pag pumasok yun, yun, magloloko na yung carburetor natin. Yan guys, meron siyang gasket. Yan. Huwag niyong hahayaan mawala yung gasket na yan kasi yung rubber na yan. Pag yan nawala, may tendency mag-leak na yung ating gasolina dyan. Yan, okay na to. Babalik natin yung kanyang plug. Yan.
Yan, ito yung control din ng gasolina, pasok ng gasolina. Ito, pag nakaganyan, patay siya. Pag nakababa, buhay siya. Ayan, tapos ito naman, ayan. Ayan, okay na siya. Nalinis natin parehas. Nakabit na rin natin yung mga jet. Pwede natin siya ibalik. Ayan. Ayan guys, nilinis ko na rin yung kanyang manifold. Balik na natin yung ating carburetor. And make sure nyo itong gasket ay maganda lapat din. Para hindi siya natagas. Kasi pagkain ay may singaw, pupugak-pugak yung ating makina. And make sure nyo na mahigpit yung kapit nung ating carburetor dito sa manifold. Kasi nga, pag nasingaw siya, mamamatay yung ating makina. Guys, naibalik ko na pati yung filter niya, tapos yung kanyang carburetor. Try na natin siya kasi lobat na ako, kaya hindi ko na muna ibabalik yung air cleaner. Air cleaner naman, dito lang naman siya. Ayan, try na natin siya kung gagana. Ayan guys, okay naman siya. Titimplay na lang natin yung minor kasi medyo mababa. Ayan. Kaya nasabi ko mababa, kita nyo yung tunog, oh. Namamatay siya. Ayan, bali okay na siya. Okay na yung ano. Yun yan, nasabi ko nga, gagamit kayo ng gauge. Kung halimbawa, hindi kayo sanay sa timpla nung inyong ano, RPM ng ating, o revolutionary per minute ng ating makina. Yun, dito lang yung titimpla yung ating ano, minor. Ayan. And guys, sana po meron kayong natutunan sa video natin paano mag-overhaul ng ating ano, carburetor. At maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay sa video natin. At i-like nyo na rin, share and subscribe nyo na rin po yung channel natin na Uno Kenshin TV. Maraming salamat po at God bless po.